Welcome to Hot Copy. Juris is bent on making beautiful music. Long after going solo in 2009, she has cut a digital album in Korea and is on to singing even sweeter melodies. Here's a look. In 2009, irreconcilable professional differences drove her out of the popular acoustic group Make Your Mama Prouder, MYMP, and onto a solo singing career. Late last year, she revealed she is not ready to do a reunion concert with her former band anytime soon. Since launching her first solo album in 2010, singer-songwriter Juris Fernandez has been on a roll. From being a certified platinum artist in the Philippines, she's been tagged acoustic pop sessionista, having successfully crossed regional borders. She is the first ever Filipino artist in recent years to release an album in the highly competitive Korean music industry. After her previous winning titles, Juris has come out with her second solo album, Forevermore, under Star Records. It's a compilation of all OPM treats, hopeless romantics with hit-bound original compositions and soothing renditions of well-loved Filipino ballads, plus two tracks from her digitally released album in Korea. And joining us on Hot Copy, acoustic pop sessionista Juris. Good day, Juris. Hello. Thank you for joining us. Hello, good hello. Morning. Well, thank you for joining us and hopefully brightening up our mornings to wow. welcome the weekend. Sana. Yes, I'm sure you will. Anyway, before we get you all to sing, which is what everyone's looking forward to. Ako muna, guys. Well, give us a little bit of a history. It's rare that we have an opportunity to sit down and talk to you in a medyo lengthy. But tell us about your history, about how you got into the industry, how you started out as a singer. How? College lang. Mga kilala ko sa college. And then, actually, mga second, first seven ng fourth year ko, dun ako na-invite na kumanta. Okay. Pero see, I just wanted to try it. Kasi so wala had no wala formal akong plano. Training. Wala. Kumakanta ka lang kapag break. Ganun lang. Or mga school events. Ganun okay. lang talaga. And then wala akong plano rin kumanta. Gusto ko lang subukan din. Mm-hmm. And then, pero I stopped singing kasi okay. I didn't want, wala talaga sa plano. Okay. And, pero after I graduated, I was invited again. Mm-hmm. So, sumali na rin ako with my parents. Ano, approval. Alright. And did you have anything in mind of what kind of a singer you wanted to be and what genre? Kasi, ang daming iba't ibang pwedeng pasukan, even for the way for the song for the pop songs that you sing, may ballad, may acoustic, which eventually we were popular for. Mm-hmm. Wala naman, kasi nga siguro lumaki akong, I wasn't really inclined to music. Eh, no? Pero may sinasabing yung boses, di ba, na may nababagayan? More on love songs kasi talaga ako okay, dati. So yeah. I guess napunta ako sa ganun, yung medyo scarce lang yung tunog. And well, you gained your popularity really when you broke out in the scene with MYMP, with your former band. And what was that like? I mean, it was very rare to have a sound like that, to have a combination like that. It wasn't like the usual bands or artists that we saw in the scene. And that's what I guess made you guys different, ano, the kind of I guess so. Ganun siguro. Kasi, yeah, like you said, yung band, kaya masyad, siguro buong tunog. Yes. Easy listening, siguro mas bago rin sa parinig. You were one of the first few of that time, correct me if I'm wrong, kasabay ni sila Nyoy, sila Paolo, na talagang napauso yung acoustic na? Oo, nagkataon din talaga kasi si Paolo dati sobrang ano talaga nun eh. I think siya yung una talagang nakilala. Correct, yeah. Ayan, so tamang-tama lang rin yung pasok na. Na nakasabay. But you weren't naman like friends in the industry or you saw each other around? Yeah, oo. Okay. Naman. Pero hindi siya planado, oh guys, pausuin natin. Hindi naman gano'n. Nagkataon talaga. And the market really liked it, no? I mean, you guys would pack the gigs and all and the concerts. Pero ano sa tingin mo meron yung Pinoy kung bakit madali tayong ma-attract talaga sa ganong klaseng kanta, ganong klaseng genre? And hanggang ngayon?
Filipinos naman talaga mahilig talaga sa music. Eh. Daming magagaling sa atin dito. Ayan. So siguro, yun lang rin. Or siguro, emotional ba tayo? Or ganun, baka. Mukhang sedi tayo. Is it easier? Is it easier to do this genre as opposed to others na medyo technical? Let's say you do a pop song na talaga ang daming kailangan i-produce as opposed to simple sound, as you said, no? yung hindi siya full band setup before. Ako siguro, I don't know what being easy ba siya or anything. So ako siguro I'm comfortable with it. Okay. Siguro baka sa personality ko lang rin, mas gusto ko yung kalmado lang. Mm-hmm. Pero interesting din naman yung mga tunog na maraming elementong naririnig. Eh. Lalo na ngayon na sa first album, sa albums ko ngayon. Mm-hmm. Okay naman siya, natutuwa ako, nag-enjoy din ako. I guess it was easier then for the easier siguro for the producer kasi less people yeah. to handle. Pero challenge on the singer kasi mas karga mo yung kanta. Mas it's more pressure on your vocals. To carry it more. Natututunan din naman siya. Mm-hmm. When I started singing, wala naman akong idea kung kaya ko bang gawin yung mga ibang bagay. Mm-hmm. Pero napupush naman akong gawin. Okay. So, kung hindi naman kaya, hindi ko natutuloy. Ay, wag na. Yes. Okay, talk to us about some of the songs you've done for your solo albums. How did you, I guess, together with your management, how did you plan to reinvent yourself image-wise and I guess with your product as well, no? With the music that you were gonna sing? Pagdating sa mga ganyan, yung image... Star Records actually. Sino nang nag-plan ng mga ganun. Right. Kasi basta ako lang, sabi ko, just don't make me do something that I'm not comfortable. Okay. And you guys know me naman, and my manager knows me also, kung paano ko. Hindi lang, dahan-dahan lang siguro ako pagdating sa mga pagbabago. Mm. But the choice of songs for your album, how involved were you with that one? Talagang pinasali nila ako sa pagpili ng kanta. Mm-hmm. Ayan, I'm so thankful na marami rin talagang nag-offer na kung pwedeng kantahin ko yung mga gawa nila. And speaking of kanta, ayan, kinukulit na ako ng aking konsyensya sa taas ng mga director ko at gusto ka nilang pakantahin. Okay, go ahead. Don't worry, hindi ko siya sasabayan. Kaya magpipigil ako. I will inhibit the Ginger Conejero in me. I don't know if you know Ginger loves to sing. Yeah, but she's not that good. That's okay. Don't worry about that. But anyways, go ahead, Juris. Which song do you have in line for us? Oh, I think this is my career single from my second album. Kahit di mo sabihin, gawa ni Jonathan Manalo. All right, go ahead. Ngayon lang ako kumanta ng ganito. Walang hawak. Walang hawak, lapel lang. Kahit di mo sabihin, aking di na kita pipilitin dahil di mo naman aaminin nagbago ang higpit ng yakap mo nagbago rin kung paano mo tawagin ang pangalan ko ang halik mo di ko alam bakit nagaganto kahit na hindi mo sabihin pa nararamdaman ko ayaw mo nang magpatuloy pa kahit na sabihing mahal pa kita walang magagawa kung ayaw mo na paano na di ko kayang mag-isa sige, okay na. Masyadong malungkot para sa... Ganun, para sa umaga. Pero lamig talaga ng boses. Pero mahirap bang kumanta. Eh. Parang kunwari may hawak. Bigyan nyo nga ng mic. Oh, ballpen. So ballpen ito. Sige, mamaya. Sige, mayroon ito ballpen. Mamaya, huwag kayo magandala. May isa pa nakapila. Is it hard to sing like that in the morning? Kasi I used to be on mornings at ANC. Ang dami namin mga singer na pinapakanta sa umaga. Minsan, umaangal sila. Ang hirap kumanta sa umaga. Totoo. Bakit? Totoo. Pero maraming kumakanta sa umaga, sa banyo.
Pero hindi. O kasi maganda yung ano din, acoustic. Ganun ba? Ganun ba? Kaya ba kami naloloko? Kaya akala namin maganda yung boses namin. Hindi naman. I don't know. Sana nga, wish ko lang marami akong alam na yung mga pagbo-vocalize. Mm-hmm. Kasi yun ang ginagawa nila eh. Okay. Pero minsan nagtatanong ako, ano pong magandang gawin? You never went through any serious vocal training? Wala eh. Really? Kasi nga, sobrang, wala talaga. Hindi ako talaga, ano dati, mm-hmm. tamad ako sa pagdating sa ganun. And even when you talaga, were, even when you were very active na in the circuit, in the gigs and all, your manager never advised, oh, Juris, mag-vocal. You know, tayo, I asked si Ma'am Annie mm-hmm. of the company. Sabi ko, Ma'am Annie, train mo naman ako. Mm-hmm. Pero kahit sa iba, sabi nila, wag na kasi baka mabago rin yung... Why? Why did you want to get the training? Did you want to expand your capabilities or... I don't know. Nakikita ko lang kasi yung iba, nag-train sila. Sabi ko, ako kaya, mag-train din ako. Yung mga ganyan, yung paano din alagaan yung boses, ganyan. Mm-hmm. Eh, alam ko lang, matulog. Yun daw yung... Yun lang yung paghahanda, matulog lang. Matulog, ganyan. Wala ka ibang superstition na favorite food or no cold water? Wala naman. Pero siguro after singing, medyo iniiwasan ko yung minum ng malamig. Pero wala naman masyado. So thank God, wala naman masyado. I can imagine it's a challenge, lalo na sa mga talagang active sa gig scene. Kasi puyatan. Last night, I just had my gig. O yun, tamo? Puyat din. I mean, puyatan, di ba? And then, as you said, sleep is the one of the major things that you need to prepare and take care of your voice. Pero kung kulang sa tulog or hindi natutulog sa tamang oras, how does it affect you guys? At paano nyo nararaos? Wala. Tape ako. I'm just praying na walang mangyaring hindi maganda. Well, so far, so good. So far, okay pa naman. And we'll be taking a short break. When we come back, we'll talk about two of your albums, one that became Album of the Year, right? And the other one in Korea, right? So we'll be coming right back right here on Headstart with our guest, Juris, and we'll answer your questions as well. Stick around.